Good day mga ka-Mikrotik. Ito na naman po tayo para sa ating video regarding Mikrotik router. For this video, gagawa tayo ng multi-one using policy base routing. So ano ba yung policy base routing? Ito yung tinatawag nila na nakikita natin yung separate gaming and browsing. So ano pa yung pwede nyong gawin sa policy-based routing? Pwede nyo rin gawin is yung inyong local LAN, yung personal computer, yung internet shop, meron siyang sariling DHCP server, gagamitin niya yung ISP1. And then, yung ISP2, gagamitin naman ng inyong PPPoE client or hotspot client. So, yun yung policy-based routing. Pwede rin yun. Depende sa source address ang magiging condition nyo sa inyong mangle. So, kailangan mag-match yung source address na gagamitin ninyo sa inyong mangle rule para maging policy-based route based dun sa source address na gagamitin ninyo. So, for this tutorial, ang gagawin natin is yung ating ISP1. So, ang gagamit ng ating ISP1 is yung ating browsing, streaming. Magde-declare tayo ng ports. And then, ISP2, yan naman yung gagamit ng game port. So, meron na akong ginawang configuration, this one. Just to give you an idea. And then, ito yung ating mangle rule. Ito siya. Then, ito yung aking failover using netwatch. So, si netwatch kasi guys yung pinakamadali sa, at pinakapopular na ginagamit sa mga failover. So, sa policy-based routing, so, dalawa yung i-consider natin na failover. Ano yung una? The first one is failover on ISP side. So, kapag nag-down si ISP1, sasaluhin ni ISP2. Same thing with ISP2. Kapag nag-down siya, sasaluhin dapat ni ISP1 yung internet. So, paano naman yung mga ginawa nyong routes? Eto. So, kung sa browsing, gumamit siya ng ISP1 yung kanyang routes. And then, yung streaming natin, ISP1. Then, yung gaming natin is ISP2. Like I said before, ISP2 yung UDP traffic for gaming. So, dalawa siya. Laging TCP, UDP. So, sa routing mark, dapat may failover din. Kapag nag-down si ISP1, okay, kailangan yung routes na gumagamit ng ISP1, machi-change siya into ISP2. Kasi yun yung magiging active na ginagamit ng routes. So, kung ito, gumagamit ng routing mark to ISP1, so dapat to mapalitan. Kapag nag-down si ISP1, dapat pupunta siya sa ISP2. Yun yung pangalawang failover na gagawin natin sa video na ito. Ipapakita ko yan sa inyo. So, just to give you an idea, we can test the configurations now. And then, gagawin natin siya one by one, step by step. So, filter rules para makuha ninyo yung sinasabi ko na failover on ISP side at the same time yung routing mark, dapat mabago siya. For this one, browsing uses ISP1 and streaming uses ISP1. And then, we will drop the connection to
ISP1. So, okay. Since sa netwatch, this is the ISP1. Makikita nyo naman sa routes. Ito. Okay, nag-down siya. Nag-change ng distance. And the active routes is now ISP2. So, gumana yung failover sa ISP side. And then, dapat gumana rin yung failover sa routing ng browsing and streaming. Kung nag-down yung ISP1, dapat mararoute siya into ISP2. Okay? Ganun dapat siya, guys, ang policy-based routing. Hindi pwede na mag-down lang yung ISP. Then, may ensure nyo na na yun ang gagamitin niya. So, kailangan i-route din natin siya to second ISP, which is the active ISP. So, kung i-up ko ulit yung ISP1, then dapat mag-change siya sa ISP1 yung routes. Okay, nag-up na siya. So, naging active na yung ISP1. And then, sa Mangel, kung titignan natin, dapat bumalik siya sa original routes, which is ISP1. Okay. Ganun dapat ang idea sa policy-based routing. Magiging dalawa ang failover na mangyayari dito. One is from ISP side. And then, the second one is sa routing mark, sa ating Mangel rules. So, bago natin simulan, guys, i-reset ko itong router na to. And then, gagawin natin one by one, step by step, yung pag-configure ng policy-based routing. By the way, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe to my channel. And sa mga nag-donate po, yung donations dun sa last video ko, maraming salamat po sa pagsuporta sa akin. Okay, re-reset ko yung router. Sisimulan na lang natin siya sa node default configurations para mas mabilis natin magawa yung ating video. And then, we make modifications sa ating default configuration, including the wireless, yung pag-setup ng wireless. Then, gagawa na tayo ng Mangel. Gagawa tayo ng routes. And then, we will create a script using NetWatch. Okay. So, reset ko na to. Same thing, guys, with ISP2, yung ating gain traffic. So, kapag nag-down si ISP2, dapat yung routes niya pumunta dun sa active ISP. Okay. Hintayin lang natin ng konti. Okay, ito siya. Then, connect tayo. Okay, gagamit ako ng default configuration. Lalabas tong window na to. Then, click OK. So, yan yung default configurations, guys. Kikita nyo, wala na yung ating netwatch rule. Ito yung ating routes. Then, kailangan yung i-delete yung fast track. Hindi natin yan kailangan. So, delete natin. And then, modify natin. Kung merong wireless yung inyong Mikrotik router, be sure na lagyan ninyo ng security. Okay? So, dynamic keys. So, password is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wag nyo nalang gayahin. Modify nyo yung inyong password. Create kayo ng own password ninyo.
And then yung ating wireless AP bridge. Okay, GN 20 MHz lang tayo. Set to auto, then yung SSID pwede niyong palitan. PBR. Depende kung anong gusto niyong pangalan ng inyong SSID. Then regulatory domain. Choose natin yung Philippines. Okay, apply, okay. And then we will modify the interfaces. So Ethernet 1, we will use this as ISP1. Then click OK. Ethernet 2, ISP2. So modify ko lang yung Ethernet 1, which is ISP1. And then next thing, yung ating bridge. So we need to remove Ethernet 2 from the bridge. Kasi gagamitin natin siya as ISP2 interface. So we have to remove that. Then the next thing is yung NAT rules. We will modify this one. Out interface is Ethernet 1 ISP. Then click apply. Copy the rule for Ethernet 2. Okay. Then we'll go to IP DHCP client. Okay. We go to DHCP. Add default route, choose no. Gagawa tayo ng sarili nating routes. And then use peer DNS. I-check ko na lang yan. Ang ibig sabihin yan guys, i-adapt niya yung DNS na ginagamit ng inyong ISP modem. Okay? So, connected tayo dyan. And then next one, connect tayo, gawa tayo ng for ISP2. Then choose no. Apply, okay. So yan na guys, may connection na. Okay. And then we'll go to Mangel rules. Special dummy. So, reboot ko muna guys. Ito yung mga rules na kinreate no, fast track. Yung nandito kanina, da dinilit natin. Okay, reboot ko yung ating router para hindi rin tayo malito dun sa mga additional rules na yon, para hindi rin kayo malito. Okay, reboot. Yes. Kapit lang guys ha. By the way, I'm using RB951 UI. Hex GR3, yan yung aking personal na kinagamit ngayon. For this tutorial, RB941 yung kinagamit ko. So, medyo matagal siya mag-reboot. Okay, yun na siya. Okay. Be sure pala guys na lagyan nyo ng password yung inyong router dito. System, then password. Gawan nyo siya ng password. Okay. For security purposes yun guys. Para hindi ma-hack yung inyong router. Okay, gawa na tayo. Sisimulan na natin yung ating Mangel rules. Okay. The first one, we will create an accept rule. Pre-routing, chain. So, check natin yung
for ISP1 and ISP2, this one. Then destination address, 192.168.1.0/24. Then in interface is the bridge. Action, accept. Comment, lagay tayo. Tool. Apply. Then copy the rule. Delete natin yung comment. And then, for ISP2 naman. 28, this one. Then accept. Okay, okay. Close this one. And then the next rule, we will create an input rule. Okay, input. Then in interface, Ethernet 1. Connection mark is no mark. Okay. Then action, mark connection, then we'll name it ISP1Con. Okay, we'll put a comment. Input rules. Apply, and okay. Then the next rule for ISP2. We just copy the rule and then change this one to ISP2. Then mark connection, then ISP2 con. We'll delete that comment. Apply. Okay, okay, okay. And then the next rule, we will make a routing or output rules. Chain is output. Connection mark ISP1. And then the action is mark routing. Then we'll name it to ISP1. Okay, apply, and then copy the rule. We will create another one for ISP2. Then mark routing, we'll name it ISP2. Okay, we'll delete the comment. Okay. The next thing, we will create a marking connection via forward chain. Then in interface, Ethernet 1 or ISP1, connection mark, which is no mark, and then mark connection. ISP1 connection. Then click comment mark connection. Then apply. Then copy the rule for ISP2 connection. Change this one. And then connection mark is ISP2 connection. Then click OK. OK. And then we will create a routing for this one, pre-routing. And then the in interface is the bridge. Okay. Connection mark
ISP 1. Then action is mark routing. Then new routing mark to ISP 1. Then we will put a comment. Okay. Apply and then copy the rule for ISP 2. We will change this one, ISP 2 connection. And then change this to ISP 2. Okay, okay. Okay guys, yun yung ating rule for ISP 1 and ISP 2 connection. And then we will create a next rule which includes specific port like browsing, streaming, and gaming ports. Then ira-route natin sila kung ano yung route na gusto ninyo. Or for this tutorial, TCP browsing and UDP streaming, which uses port 80 and 443. So lalagay natin siya for ISP 1. And then yung ating ISP 2, ilalagay ko siya sa gaming traffic, or i-assign natin yung game traffic sa ISP 2. So we start with TCP port, destination port 80, 443. Then sama ko na guys yung speed test, which is port 8080. And then we will mark the routing to ISP 1. Then lagyan natin ng comment, TCP browsing. Okay. Okay. Then the next one, gawa tayo for UDP port naman. UDP using 80443. Then mark routing. To ISP 1. And then we'll put a comment, UDP streaming. Okay. So sa comment guys, kayo nang bahala kung ano yung comment na gusto nyong ilagay. Pero for this tutorial, pwede nyo naman baguhin yung ginawa ko. Okay, nasa sa inyo guys kung ano yung ipapangalan ninyo sa comment. So isama ko na rin dito sa TCP port 880, ayun na pala, yung speed test. Okay. Okay guys, hanap lang tayo ng port ng games. For this one, gagamit tayo ng eto, Mobile Legends, TCP and UDP port. Kung meron kayong updated ports for Mobile Legends, pwedeng yun yung ilagay nyo guys. Pero for this tutorial, eto yung port na ilalagay ko for TCP games and UDP games. Okay. So, copy ko na to. Then, add tayo ng rule. Comment tayo. TCP game. Okay. TCP. Then, destination port. Paste natin. Then, mark routing. Routing mark ISP 2. Yung ating game. Then click OK. And for UDP port, so copy natin to. And then add tayo ng rule. Comment tayo, UDP game.
Then protocol UDP, destination port, copy natin yung rule. Then action, mark routing, routing mark to ISP2. Okay, so yan na guys yung ating mangle for policy based routing. Kung meron kayong madadagdag guys na mga port, pwede nyong idagdag, be sure na lagyan nyo ng comment. Kasi gagamitin natin yung comment mamaya sa paggawa ng script. Okay, tapos na yung ating mangle. Gagawa na tayo ng routes. Okay, IP routes. So, need natin yung gateway or ISP 1 and 2. Okay. First rule na gagawin natin is gagawa tayo for ISP 1. Gateway ni ISP 1. Ito, ISP 1. Ito, 192.168.1.1. Okay, 192.168.1.1. And then routing mark to ISP1. Okay. And then gawa tayo for ISP2. ISP2 gateway is 192.168.28.1. And then routing mark is to ISP2. And then the next one, we will create a routes for main routing table. Okay. So gateway ni ISP1. Then click okay. Sorry, lagyan natin ng comment. Comment is ISP1. Okay. And then the next, ISP2. Main routing table for ISP2. And then distance, change natin siya sa 2. Lagay ako ng comment, ISP2. Okay, okay. And then, gagawa tayo ng recursive na gagamitin natin sa netwatch. Okay, simulan natin for ISP1. So, gagamit tayo ng 8.8 na host. Then, gateway ISP1. Check gateway ping. And then, click OK. So, ito siya. Then, gagawa tayo ng black hole. Distance 2. So, 8.8.8. Then, ping. Type black hole. Then, distance is 2. Okay, okay. Then for ISP2 naman. So we will use 1.1.1. Okay, gateway. That one, yung ating ISP2. Check gateway ping. Then distance 2. Okay. Ito. Then, okay. So, ito siya. Then, gagawa tayo ng black hole for 1.1.1. Check gateway ping. Then, type black hole distance is 3. Okay. So, yan na guys yung ating routes. And then, the next one is gagawa tayo ng netwatch rule.
Maglalagay tayo ng script for auto failover. Okay. So, sa ISP side, gawa tayo for ISP 1. Sorry. ISP 1, yung OS na nilagay natin is 8.8.8. And then interval, let's make it 10 seconds. Timeout, 200 for this tutorial. Once na-reach yung 200 or more than ang inyong ISP1, magda-down na siya sa netwatch and then execute yung script dito sa down. Then, dito tayo gagawa ng script for up. IP route set, then bracket tayo, find comment equals, so eto siya, ISP1, yung ating comment, double quotation ba yan, ISP1, then double quotation, then bracket, okay, distance, equals yung kanyang original distance, which is 1. Eto siya. Copy ko yung rule. Pag nag-down siya, babaguhin yung distance to 2. Or sorry, 5. Gawin nating 5. Okay. Then we'll make sa ISP2. So, gagamit tayo ng route 1.1.1. And then, gagamit tayo ng host, sorry, 1.1.1. Then, interval will make it 10 seconds. For this tutorial, 200 ms. Then, we'll make a script. IP route set. Find comment equals ISP2 distance, which is the original distance of ISP2, that is 2, this one. Then copy natin yung comment. And then, pag nag-down, we'll change the distance to 5. Okay. Okay guys, natapos na natin yung auto failover on ISP side. Gumawa na tayo ng script. Okay. For both ISP. Pero ano pa ang dapat gawin natin sa policy based routing. Katulad ng sinabi ko kanina, dalawang failover dapat ang mangyayari. Una sa ISP side, kapag nag-down yung ISP1, sasaluhin ni ISP2. At kapag nangyari 'yon, lahat ng mga ginawa nating routes, yung pangalawang failover sa every rule na ginawa natin, for example this one, kung naka-route siya sa ISP1, dapat gamitin niyang routing mark is yung active ISP, which is ISP2. Same thing with game. Kung naka-down yung ISP2, dapat gagamitin niya is yung ISP1. So, yun yung idadagdag natin sa ating script dito sa netwatch. Okay. Sarado ko muna to. At ito. Then, buksan natin yung ating firewall manggel. Aha. Okay. Ayusin ko lang, guys. Para hindi green kayo maguluhan. Okay.
Ay, sorry. Okay. So, mag-a-add tayo ng rule. Ano yung dapat natin gawin dito? Okay, kailangan natin i-change yung routes na gumagamit ng ISP1. So, kung naka-up siya, same thing, dapat yung original routes yung gagamitin niya. So, gawa tayo ng script, IP, firewall. Then, yung next menu, manggel. Ito siya, IP, firewall, manggel. And then, set command. Bracken. Find comment. Equals. And then, yung double. Apostrophe. Okay. And then, yung comment. Ito siya, TCP browsing. Quotation, then close natin bracket. So, ano yung magiging result? New routing mark equals ano yung original routes niya to ISP1. Ito siya. Okay. So, ganyan siya guys. And then, next, yung ating UDP streaming. Okay. So, yung comment niya, ito, same din na doon. Copy natin yung rule. Control-C, and then, control-V natin, paste. Then, lagay natin, UDP streaming. New routing mark to ISP1. Tapos na yung script. Semicolon tayo dyan. Then, copy na lang natin to. Control-C. Then, kapag nag-down, okay, katulad ng sinabi ko kanina, kapag nag-down, change ng distance, gagamitin yung active ISP, and then, ira-route natin siya dun sa active ISP. So, ano yung magiging active ISP for that one? Kapag wala yung ISP1, yung ISP2. So, we'll change this to ISP2. And then, click apply. So, yun siya guys. Kopyahin ko lang to. Para naman sa ISP2. Okay. Ito yung ating ISP2. Okay, find comment kung ano yung naging comment niya dito, which is this one, TCP game. And then yung isa, UDP game. Okay, ito. Then original route is to ISP2. Okay. Copy natin yung rule. Ulit. And then, pag nag-down si ISP2, gagamitin niya si ISP1. Okay. So, ganun siya guys. We will test the configurations for this one. So, gagawa tayo ng filter rules. So, output chain, then 8.8.
Action drop. This is for ISP1. Then disable muna natin. Apply, then copy the rule. So, drop rule for ISP2. The reason is para makita natin yung result ng ating ginawa. Okay. Lagay ko sa taas. So, ayusin ko lang. IP routes. Okay. Okay guys, we will test our configurations. So, idadrop ko yung ISP1. And then, we will check kung nag-failover na siya on ISP side. Mag-change siya ng distance dito. Then, magiging active routes yung ISP2. At the same time, mag-failover sa routing mark. So, kailangan yung gumagamit ng ISP1, which is TCP browsing and streaming, this one, lilipat siya or mararoute siya sa ISP2. Okay. So, drop ko si ISP1. Change ng route. Distance, okay. Nag-down sa netwatch. And then, in-execute yung script. Then, we will check kung pumunta siya sa ISP2, which is the active ISP sa ating route. Okay. Double click natin. Naka-ISP2 na siya. Same thing with UDP streaming. Okay. Naka-active siya sa ISP2. Okay. Then, next. Ia-up ko ulit si ISP1. Okay. So, disable natin yung rule. Then, babalik sa distance 1, si ISP1, kapag nag-up yung status. Okay. Nag-up na yung status. Na-change na yung distance is to 1. And then, dapat nag-change din yung kanyang routes. Okay. ISP1, ISP1. Okay. Then, wala namang nabago sa game. Okay. Then, drop natin si ISP2. We will test our configurations on ISP2. Okay. Drop. And then, ISP2 is down. Distance is 5. Okay. And then, ISP1 yung ating active na routes. So, nag-failover siya sa ISP side. So, dapat sa ating routes, ginamit ni games is ISP1 na. Hindi na ISP2. Okay. ISP1. UDP game ISP1. Okay. So, babalik natin yung routes. So, machi-change sa distance to 2.
yung ating ISP2. So disable ko from ISP1. Once na nag-up, will change to ISP2. Okay, ISP2 distance to failover on ISP side. At the same time, the routing mark is changed to ISP2. Same thing with the UDP game. ISP2 yan. Okay. I-test naman natin sa speed test. Che-check natin kung saan pumapasok pag nagre-run tayo ng speed test. Dito sa ating interfaces. Okay. So, default route ng ating speed test is ISP1, which is Ethernet 1. So, okay. Mag-i-speed test tayo. Okay, speed test. Ayusin natin siya. Ito na nga lang. Ayan. Speed test tayo, guys. Then, naka-route yan sa ISP1. Eto. Yan yung ginagamit na route so far. Kasi doon naka-route si ISP1. Okay. Then, ililipat natin yung routes sa ISP2, yung ating speed test. So, kung naka-ISP1 siya rito, then drop ko lang yung rules. Then, check natin yung ating speed test. Netwatch, naka-down na. Okay, dapat ang ginagamit na niya is si ISP2 pag nag-speed test ako. By the way guys, yung aking ISP2 is nakalimit yan. So, hindi sila parehas ng bandwidth. Okay, eto na. So, ISP2 ang gumagana so far. Okay. Kita nyo guys. Naka-down si ISP1, dinown ko. Ginamit ni browsing is yung ISP2. Eto na siya ngayon. Okay. So, ayun lang guys yung ideyang maibibigay ko sa inyo ngayon. So, policy-based routing. Auto failover siya on ISP side at the same time dapat yung specific na rule na ginawa natin ay malipat. For example, ito from ISP1 gagamit siya ng active ISP which is ISP2. Okay guys, hanggang dito na lang po yung ating video. I hope guys na natuto kayo sa shinare kong video tutorial about multi-WAN policy-based routing. And then sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aking channel, subscribe po kayo para sa more video na gagawin natin.
At yung sa mga nag-donate sa aking last video, maraming maraming salamat po sa suportang binigay ninyo. Okay guys, mabuhay po kayo at salamat po sa panonood.